di mo alam mga pasakit na naranasan. Kakambal ay hirap, bakit walang hanggan? Huwag mong isipin na ika'y lagi na lang mag-isa. Naririto at may kaibigan ka. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahan ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Narito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Okay, babasahin na natin ang letter of the day. At ang sulat na ito ay galing kay Aime San Jose ng Paco, Maynila. Ang sabi po niya, Dear Ate Raquel, ako po si Aime. Biyuda na po ako at may dalawang anak. Ang panganay ko po ay lalaki at 20 years old na. Habang ang bunso naman ay babae at 18 years old din. 18 anyos po ako nang ikasal ako kay Hernan, ang ama ng dalawa kong anak. 15 years po ang tanda sa akin ni Hernan, ate. May kaya po siya sa buhay, kaya naman nagustuhan siya ng aking mga magulang para sa akin. Nakilala ko po si Hernan dahil siya po ang nagmamay-ari ng jeep na ipinapasada ni Itay. Ito po ang kanyang jeep na pamasada. Bukod po sa hardware at malaking bahay niya, lahat po yon ay minana niya sa yumaon niyang mga magulang. 7 taon na pong nagtatrabaho kay Hernan si Itay, ate. Kaya naman ang magustuhan niya ako ay naging madali sa kanya ang hingi ng pahintulot ng aking mga magulang para ako'y maligawan. Anak, hindi naman sa gusto namin panghimasukan ng tibok ng puso mo. Ang gusto lang sana namin sabihin, sana ay maging matalino ka sa pagpili ng lalaking mamahalin mo. Sabi po yun ni Itay isang gabi habang kami ay nasa salas. Malaking swerte mo na si Hernan, anak. Matutulungan na niya kami, magbubuhay rin na ka pa sa piling niya. Ang dugtong naman po ni Inay, sabay upo po sa tabi ko. Kaya lang po na eh, Tay. Ang tanda na po niya. Halos parang tatay ko na po siya. Ang mahinahon ko naman sagot. At saka, bata pa po ako. Ayaw ko pa pong mag-asawa. Aba, eh mas mainam ng mag-asawa ka ngayon sa isang lalaking alam naming mabibigyan ka ng maging hawang buhay. Kesa naman sa maghintay ka ng ilang taon, tapos irresponsable naman pala ang magiging asawa mo, ang sabi ni Itay. Aba, eh, tama yung tatay mo, kaya tanggapin mo na si Hernan, anak, alang-alang sa kabutihan nating lahat. Yun po ang matinding pakiusap ng aking mga magulang. Sa totoo lang, Ate Raquel, sawa na rin naman ako sa hirap. Pagod na ako sa pagtulong kay Inay kapag marami siyang labada. At pangarap ko rin namang makapagsuot ng magagandang damit. Alahas, gaya ng ibang kadalagahan. Kaya, pumayag na rin ako magpakasal kay Hernan. At isa pong engranding kasalan ang naganap. Maraming salamat, Aime, pumayag kang makasal sa akin. Maligayang maligaya ako. Yun po ang sabi ni Hernan habang patungo kami sa aming honeymoon.
Pero alam mo, hindi kita mahal, di ba? Yun po ang sagot ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako. Hihintayin ko ang pagdating ng panahon na mahal mo na ako. At lahat gagawin ko para matutuhan mo akong mahalin. Para dumating ang panahon yon, aantayin ko yon. Ang buong pagmamahal na sabi ni Hernan. At tinupad naman niya ang pangako niya sa akin, Ate Raquel. Dahil nga po walang nangyari sa amin ng aming honeymoon, namasyal lang kami ng namasyal sa Hong Kong. Humanga ako sa kanya, Ate Raquel, dahil naisip kong bihira na ang lalaking katulad niya. Matapos ang honeymoon ay tumira na kami sa malaking bahay. Pero sa magkaibang kwarto po kami natutulog. Hindi naman po nabigo si Nainay at Itay sa inaasahan nilang tulong kay Hernan. Ibinigay sa kanila ng aking asawa ang jeep na ipinapasada ni Itay. Bukod pa sa binigyan din siya ni Inay o binigyan din niya si Inay ng puhunan upang makapagtayo ng maliit na negosyo. Kaya naman tuwang-tuwa sila. Natuwa rin ako, Ate Raquel, dahil napasaya ko ang aking mga parents. At napakasal pa ako sa isang napakabuting lalaki. Ikinatuwa ko rin ang madalas na pamamasyal namin ng aking asawa. Ang pamimili niya sa akin ng mga damit, sapatos at alahas. Lalo kang gumanda sa suot mo, Aime. Sabi ni Hernan na nakatitig sa akin isang hapon na namamasyal kami. Kahit naaakit siya sa akin, Ate, nananatili pa rin siyang maginoo. Kaya naman napatunayan kong totoo ang kasabihang walang matimtimang bitin sa matiyagang manalangin. Nadama ko po kasi na parang napamahal na po siya sa akin. Minsan nagkasakit si Hernan. Ilang araw siyang hindi nakabangon sa higaan. At dito ko natiyak na mahal ko na nga ang aking asawa dahil inalagaan ko siya, Ate. At inamin ko sa kanya na mahal ko na siya. Na dumating na ang panahong pinakahihintay niya. At doon po nagsimula ang matatamis na taon ng aming pagsasama. 20 years old na po ako nang isinilang ko ang panganay namin na siyang lalong nagpatibay sa aming pagsasama ni Hernan. At lalong nakumpleto ang kaligayahan namin noong maging babae ang ikalawa naming anak. Kaligayahan na halinhan ng kalungkutan dahil sa 12 taon ng aming pagsasama na aksidente ang aking asawa, Ate Raquel. Nabundol siya habang pauwi sa aming bahay isang gabing napakalakas ng ulan. Ganoon na lamang po ang pag-iinagpis ko, Ate, lalo na at walang nakakita sa plaka ng sasakyan. Hindi nga po nabigyan ng katarungan ng pagpanaw ng aking asawa, Ate. Kaya hanggang ngayon, sobra ang galit ko sa mga taong kaskasero magpatakbo. Matagal bago ko na kayang tanggapin na iniwan na ako ng mabait kong asawa. Nagkasakit po ako, Ate Raquel, at napabayaan ang dalawa naming anak. Salamat na lamang po at dinamayan ako ng aking mga magulang at kapatid. Sinikap ko namang palaguin ang kabuhayan iniwan sa amin ang aking asawa. Dahil jeep ang aking negosyo, binala kong magtayo ng karyer. Para sa sarili ko, ng talyer, gagawin ang aking mga jeep pag ito'y nasira. Okay, kaya pala talyer kasi gusto niya na doon gawin sa sarili niyang talyer ang kanyang mga jeep. Okay. Tiyempo namang naghahanap ng makakasosyo sa bubuksan niyang talyer si Dante. Kaibigan siya ng aking kapatid. Kinulang kasi ang puhunan niya sa negosyo dahil bumili siya ng isang taxi para maipamasada niya. Dahil matagal na siyang kilala ng kuya ko, makipagsosyo ako sa kanya. Maganda naman ang ibinunga noon dahil marami ang naging parokyano
naming dalawa. Mahusay at tapat kasing mekaniko si Dante. Ito ang dati niyang trabaho sa ibang bansa. Doon naman niya kinuha ang ipinuhunan niya sa kanyang negosyo. Mabait si Dante at Raquel, isang gentleman at maalalanin. Maging sa aking mga anak, napakabuti niya. Lagi niyang pinasasalubungan at nilalaro ang aking mga anak. Kaya naman naging malapit sila kay Dante. At ang nakatutuwa pa at Raquel, binata pa siya sa edad niyang 36. Puro kasi ako trabaho, Aime. Nagsikap ako para umasenso, kaya nawalan ako ng time sa pag-ibig. Naranasan ko noon sa probinsya ang hamakin dahil sa aming kahirapan. Kaya naman, noong makapag-abroad ako, sinabi ko sa sarili ko na lahat gagawin ko para mabago ang buhay namin ng parents ko. At natupad ko naman yun. Ang pagkukwento ni Dante sa akin. Naku, baka naman tumanda ka ng binata niya na. Ang biro ko naman sa kanya habang kumakain kami sa aming bahay. At sumagot siyang, palagay ko naman, hindi na mangyayari yun dahil nakilala na kita. Sinabi niya sa akin yun na nakatitig sa akin, Ate Raquel. At nanligaw nga siya sa akin, Ate Raquel. Ipinaalam niya. Ipinaalam ko yun sa aking pamilya, lalo na sa aking mga anak. At wala akong nakita at narinig na pagtutol sa kanila. Kaya naman tinanggap ko ang pag-ibig niya. At hindi nagtagal, nagpakasal kami. At dahil sa aming kasal ni Dante, naging abay namin ang dalawa kong anak. Ang magandang pagtingin ni Dante sa mga anak ko sa una kong asawa ay hindi nagbago. Hanggang sa sumapit ang third wedding anniversary namin. Bakit wala pa si Dante? Hindi tuloy makapagsimulang kumain ang mga tao, mga bisita, gutom na ibang tao . Ang magkasunod na sinabi ni Nainay at Itay. Nagtataka nga rin po ako, Inay. Ang alam ko kaninang umaga pa siya umalis ng Pampanga kasama ang mga biyanan ko, pero napahinto ako, Ate Raquel, dahil biglang tumunog ang cellphone ko. At isang napakasakit na balita ang hinihatid sa akin noon. Dahil binangga ng isang truck ang sinasakyan ni Dante. At walang kasing lungkot po ako nung araw na yun dahil yun ang naging kamatayan ng ikalawa kong asawa. Muli ay nasaktan na naman ako at pakiramdam ko'y naiwan na namang nag-iisa. Tulad ng dati, hindi nagkulang sa pagdamay sa akin ng aking pamilya. At sa pagkakataong yun, kasama na po ang dalawa kong anak. Pilit kong pinatatatag ang sarili ko. Sininop ko ang kabuhayang naiwan sa akin ni Dante. 3 taon na po ang nakalilipas mula nang pumanaw ang aking ikalawang asawa. 40 years old na po ako ngayon, Ate, pero marami ang nagsasabing wala raw sa mukha ko ang edad ko dahil baby face daw ako at may chance pang makapag-asawa ulit. Sa totoo lang po, Ate Raquel, may mga nagpaparamdam sa akin. Sinasabi nila na ibig nilang manligaw, pero sinasabi ko sa kanila na sarado na ang puso ko pagdating sa pag-ibig. Tama na sa akin ang dalawang langit na naranasan ko sa pag-aasawa. Nag-aalala din po kasi ako, Ate Raquel, na baka mabiyuda ulit ako sa 3rd pagkakataon. Kaya naman, ayaw ko na pong magmahal. Pero kung si Nainay at Itay ang tatanungin, mas gusto nilang makahanap ulit ako ng mabuting kabiyak para daw may makaramay ako pag wala na sila. At pag may asawa na ang aking mga anak, iba na rin daw kasi yung may makasama ako sa buhay ko para naman sa aking mga anak. Kung sa anak masaya, ay doon sila. Ate, masasabi ko kung mapalad ako, maging sa dalawang lalaking minahal ko,
kahit na nga maaga nila akong iniwan. Pero dapat bang sundin ko ang sinasabi sa akin ng aking mga kaibigan at mga magulang ate? Tama bang buksan kong muli ang puso ko sa ngalan ng pag-ibig? Hindi kaya mabiyuda lamang ako ulit? Ayaw ko nang masaktan ulit. Pero gusto po nilang mag-asawa ako muli. Ano po ang dapat kong gawin, ate? Marami pong salamat sa pagbasa ninyo sa aking sulat. Gumagalang, Aime San Juan. May isang kaibigan. Okay, Aime, mapalad ka, hindi lang sa pamilya, mga anak, kundi sa mga naging asawa mo. Hindi lang sila basta mabuting asawa, nag-iwan pa sila ng kabuhayan para sa'yo at sa mga anak mo. May iba kasi na nabibiyuda na pag nawala ang asawa, nagiging pasanin pa nila ang pangalawa nilang asawa. Pero sa'yo, hindi nangyari yun. Napakaswerte mo, Aime. Hindi naman kita masisisi na matakot kang magmahal muli. Kasi nga, baka nga naman ang ikatlo mong maging asawa ay maging irresponsable na. Baka maging malupit at may bisyo na gaya ng ibang lalaki. Maari naman kasi mangyari yun at maraming nangyayaring ganun nga. Siyempre, hindi ko naman sinasabing huwag kang magmahal. Bigyan mo pa rin ng pagkakataon ng puso mo na magmahal. Kasi nga, baka meron pa rin ikatlong Gloria. Ikaw pa rin na makapagpapasya noon. Ang sa akin lang, maging mas matalino ka at mas maingat pa sa pagpili ng mamahalin. Huwag mong piliting magmahal uli. Huwag kang ma-pressure o magpa-pressure sa mga magulang mo at sa mga kaibigan mo. Alam mo, enjoyin mo kung ano ang meron ka. At hayaan mo, kusang dumating sa'yo ang itatakda sa'yo ng Panginoon kung meron ng ikatlong Gloria para sa'yo. Huwag mo rin isipin na baka mamatay kang mamahalin mo. Umisipin yan kasi wala ka namang kasalanan sa nangyari sa kanila. Hindi totoo yung may signos, hindi totoo yun. So, hindi, malay natin, ano? Ayoko yun naman magsalita ng tapos. Baka lang, yun ang kapalaran ng dalawa mong asawa. Pero baka itong pangatlo, kung mag-aasawa ka ulit, baka naman maiba at maging forever and forever in relationship. Basta, be yourself at kampanan mo pa rin ang iyong pagiging mabuting ina sa iyong mga anak. Alam mo kung minsan kasi, ang ikinabibigo ng tao, yung kawalan ng pagkakontento sa buhay. Dapat makontento ka kung ano ang meron ka. Hangad kong matagpuan mo, ikatlo mong Gloria, ikaw pa rin makakapagpasya niyan, Aime. Okay? Maraming salamat sa iyong pagsulat sa amin, Aime San Juan. Thank you very much. At kung meron po kayong kwento o gusto niyo ibahagi inyong kasaysayan, ipadala niyo lamang po dito sa akin sa dearatraquel@gmail.com. At meron din kayong mga food for thoughts, padala rin niyo po sa akin dito sa dearatraquel@gmail.com. Huwag niyo pong kalilimutan, protect yourself, okay? Ingatan po natin ang ating sarili, magsuot po tayo ng face mask, face shield at yung social distancing. Huwag po natin kalilimutan, mag-ingat po tayong lahat. At virtual kiss, yakap na pa-virtual na lang.
sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. At naway, maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig. Sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Maraming salamat po sa iyong pakikinig. Sa